Christmas season naman ngayon, tawagin na lang natin siyang Christmas Cackles. 3 pounds of beef brisket, chipotle chili in adobo sauce, isang pirasong lime squeeze natin, 6 cloves of minced garlic, white onion in half, apple cider vinegar, 2 tablespoons, oregano flakes, 1 tablespoon, cumin powder, 1 tablespoon, cloves powder, 1/4 teaspoon, sea salt, 3 teaspoons, freshly ground black pepper, 1/4 tablespoon, at ang ating beef stock, 1 cup. Okay, so ayan na po yung mga ingredients natin. Ngayon po, simulan na po natin ang pagluluto. Una, yung ating beef brisket, ilalagay po natin sa ating crock pot. Slow cooker po yan. Okay, ilagay ko na ha. Apple cider vinegar, flakes. Naghugas po ako ng kamay, huwag po kayo mag-alala. Malinis po yan. Cumin powder natin. Cloves powder. At mayroon pala akong nakalimutan sabihin kanina, ang 4 na pirasong laurel na kung tawagin ng mga Pilipino. Yung sea salt, black ground pepper, garlic, ayan ang ating chili sauce. Lime, beef stock, yung onion natin, lagay lang natin dyan. Pagkatapos po, lulutuin po natin yan ng 8 hours. So, alam nyo na, ang agang gumising ngayon. Para mamaya, dadaling ko na itong pagkain na ito kay Mika. Okay, slow cooker yan ha. Slow cooker ang gagawin natin. Tapos, yung setting niya naka-low lang. Alright, simulan na natin. See you later! Welcome to my channel! Tingin nga, ano yan? Ano yan? Ang ating tomato. Tomato? Buti na lang may atin. Hindi ako marunong maghiwa eh. Totoo ba? Yup! Marunong ako magluto. Hindi ako marunong maghiwa. Ano ka ba? Kailangan natin matutunan mo. Na, olika. Okay. Ikaw naman. Ikaw naman. Ikaw naman. Oh, your turn. How do we do about this? Ha? How do we... Ha? Ha? O, kaya mo yan. Paano maghiwa? Sige! Kaya mo yan. Paano yan? Paganito? Paganyan? Yeah, paganyan. Yan. Actually, dapat thumbs yung nandun sa dulo, hindi koko. Hindi ayan. Ko alam bakit koko yung nakalagay. Okay, but, tapos, liitan mo na. Yeah. Sub. Akin na. Baka maano yung kamay mo. Lagot ako kay mommy. Ate, to the rescue. Okay. Yan, perfect. Okay! Now let's set the table. Okay, little sis, it's your turn. I'll try. So we start with some meat. Mmm, medyo spicy yan ah. Oh, maraming meat actually. Talaga ba? Yep. Manghanga? Onions, tama? Yes. Then some tomato. Konti lang dito. Then some guac. Some lime. Okay! So, paano i-fold to, ate? Sige, kaya mo yan! Yan. This. Aha. Then, paganito. Aha. Tapos. Other side. Ay, nasira, pero... Okay lang, got a bite! Aminin. Masarap! It was really hard. Kasi while other people nasa bahay, nag-iingat, ikaw nasa labas ka. As in, sugod ka. Tapos ang mahirap pa doon, every time na uuwi ka sa bahay mo, nakakatakot. Ayaw mong dumikit sa mga kids mo, ayaw mong... Siyempre, kung medyo praning ka, actually hindi medyo, so, praning ka talaga. Tapos siyempre nakaka-consensya kasi sila nasa bahay, tapos ako nasa labas. Imbis na inaasikaso ko yung sarili kong pamilya, ibang tao na inaasikaso ko. Pero okay lang. Talagang masasabi mo na pinaka-importante is health. Health is wealth. Ngayon natin na-realize yan eh, ng bonggang-bongga. Itong pandemic na to na talagang health is very important. It's the most important thing. Ito po, medyo nasistress na po ako because sobrang daming requirements. Pero very, very happy and grateful kasi I wanted to go back to
to almost semi-regular schooling for a while now, and ngayon na nagka-pandemic, actually nagkaroon ako ng time and to go back to school to enroll, and sobrang happy po ako kasi finally na nagawa ko ng matake up yung dream course ko, which is BA Psychology in Southland International School. And actually, nakatulong siya sa akin because para sa akin, it took up most of my time ngayong pandemic. So at least, nakakatulong siya, of course, keeping busy sa mental health natin kesa napapraning tayo or kesa ano-anong iniisip natin ng mga problema. Mas nag-focus ako saan ako may mas makukuha out of productivity din sa time ko. So nakatulong din po talaga siya. As in ngayon, instead, nag-iisip ako, nag-aaral ako. Proud ate here! Stage ate! Stage ate! Proud ate! Alam mo, stage ate! Ay! Pareha! Pareha! Ikaw! Ako sa tayo eh! Siya po ang nakikipag-away para sa akin. Kasi ako, tahimik, madalas at nandun pa ako sa stage na hindi ko pa kaya. Kasi lagi ko nagpapabully. Nandun pa ako sa stage na hindi ko pa kaya maging firm. So, lahat yan. Kasi ito, lahat. Lagi siyang nabubully. Hindi kasi siya confrontational. Tapos hindi niya pinagtatanggol yung sarili niya. So, syempre, ako bilang ate, ako yung nagagalit na parang pag alam mo wala kang masamang ginawa. You have to defend yourself. Hindi yung papabully ka tapos crayola, di ba? Tapos ako yung magagalit, ako yung... Actually, si mommy din kasi parang kami yung medyo same na si mommy parang gusto na lang na mas peaceful, mas tahimik din si mommy. Ganun, piling ko sa kanya ko nakuha. Piling ko sa kanya ko nakuha yung ganun na hindi din siya confrontational. Ayaw niya ng anything na friction. So, si ate talaga lahat. Siya talaga lahat ng mga away sa akin or lahat ng minsan kahit hindi naman away. Also, sometimes when it comes to work, kunyari may hindi ako kayang gawin, hindi ko masabi kasi baka sabihin, attitude ako or ano. Ako yung attitude. Yes. Diba? Kasi, ayaw niya mag-attitude. So, ako yung nag-attitude para sa kanya. Si ate yung nag-explain pagdating sa limitations, ganyan. Siya talaga. Kesa sa ate at kuya ko ngayon is nag-vlog ako tapos alam ko na bawal kasi mahigpit yung daddy namin. Mas kalwado na siya pero mahigpit siya before tapos ayaw na ayaw niya. Talagang hindi pwedeng magpatato kahit siya bawal. Sa akin. Bawal talaga. Bawal. Kahit yung kuya ko gusto magpatato, bawal. Wala talaga. Bawal. So, naisip ko na maganda sanang i-content sa vlog kasi nag-usap kami, nasa bahay kami, sabi ko, gusto mo pa tatoo, ganyan-ganyan. Tapos, eto si ate, yung sintidora. Sinamahan niya ako. Tapos, biglaan, sinurge namin yung vlogging camp. Punta kami dun sa tattoo shop. Dapat magpapatattoo din siya. Pero nung time na hindi siya nakasabay. So, actually, ako yung pinakaunang nagkaroon ng tattoo sa aming magkakapatid. Ako yung pinakabunso. So, parang, medyo proud moment ako. Vlog namin yan. Sobrang kumit. Ito ba? Tapos kami magkakapatid, terno-terno kami ng tattoo. Meron din ako. Meron din siya. Yan! Parang kami. Tapos yung kapatid namin lalaki. Meron na rin. Oo, dun sa latest vlog ko din, nagpa-tattoo na rin siya. Pare-pareho kami dito. Naalala ko nung una, tumatawag siya sa
sa'yo. Hindi ako tinatawagan ni Daddy kasi nararamdaman niya din na hindi ako confrontational. So, ang pinagalitan niya, si ate. Ako lang lagi. Sabi ko, hindi ko alam. Anong hindi alam? Kasama ka pa, nakita ko dun sa apartment ko. Di namin alam kung sinong nagpakita ng vlog. Pero nanood siya. Wala siyang YouTube, may nagsumbong. Kasi yung tinatanong ko sa end ng vlog, sabi ko, may YouTube ba si Daddy? Wala naman, di ba? Sabi niya, wala. Sige, hindi makikita. Tapos may nagsumbong. Yun pala yun. Ako pa rin! Sunduin mo ka ng gatong oras, makikita tayo nito to, nakaayos na kayo, ganyan. Tapos pagdating niya sa bahay, hindi pa siya naliligo, ganon, hindi pa siya prepared. Tapos kami ang aga-aga namin nagising, ganon. Tapos sabi ko naman sa kanya, sabi ko, iba kasi siyempre inayos ko yung kids, na inuuno ko pa yung mga bata. Wala ka namang anak mo, siyempre may palusot yung ate, yes, di ba? Of course. Nagbablog kami. Actually, Tito! I know how to make the girl go crazy when you treat her like you're number one, baby. Mga slight lang na movement. Super! Super! Ito din, actually. Siya, dancing queen. Na family. Eh, ngayon siya na yung pinasasayo ko kasi sabi ko sa kanya, siyempre, at is getting Thundercats na, di ba? Kaya... ikaw na yung sumayaw. Parang nung nag-vlog kami one time, nung super puso yung tala na craze, di ba? Yes! O, siya yung pinasayaw ko. TikTok tsaka video games! Ganyan na. Ayun, importante kong gagawin. Wait lang, guys. Ayan, naglaro na po siya. Call of Duty. Yes! Video games! Call of Duty! Actually, kahit yung mga pamangkin ko, anak ni ate si Uto, sobrang galing niya mag-Call of Duty. Kahapon, kalaro ko dalawang pamangkin ko from my ate and from my kuya. Oh. So, iba na talaga ang age ngayon. Yep. Sila na ang kalaro ko, grabe. okay naman po kasi at least ngayon nakapagkita na, of course, and dumadalaw naman siya dito din. Nakita ko na lumaki yung dalawa. Yeah. Kasi mag-best friend sila since they were 6 years old. Eh, mas alam pa nung ate. How long kasi siya? Actually, kakaanak. 2 years. Actually, nung anniversary namin, bonding kasi namin yung celebration din ng birthday ni ate. Nag-vlog kami sa Kaliraya. So, whole family, a double celebration. 18th birthday niya, anniversary namin. Yeah. Ibang-iba yung Christmas namin ngayon. Kasi first time namin mag-Christmas nang wala si Daddy. So, nungkot eh. Nungkot sobra. Kasi syempre kahit kami, ako, si mami ko, si Mika, si Eric, syempre kami talaga malulungkot. Pero, you still have to celebrate it for our kids, mga bata sa family. Kasi syempre, di ba, Christmas is for children. The boys. Magiging happy naman sila kasi mga gifts nila for video games. Kanya-kanya. Ito mahinay! Hindi naman nila pa-sorin ko eh. Actually po, kaya ang na-request niya Mario for Nintendo Switch dahil siyang mahilig sa ang mga bata, dapat sandali lang silang maglaro. Parang pinagbigyan mo lang dapat, di ba? Alam nyo yan, mga mommies din kayo. Hindi sila pwedeng magbaba, di ba? So, syempre, ang games na pinipili ko, yung gusto ko. Hindi pwede. Naglalaro. Ngunit gano'n.